gauge natin is pang euro rin. So ang pinagkaiba ng euro sa ganyan is tatlo. Ang normal is fuel lang tsaka temperature, pero itong kay sir may voltmeter ng baterya. What's up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? So, andito na naman tayo sa panibagong car vlog natin, guys. So, gagawin natin ngayon is titignan natin yung kotse ni Sir Jun, no? Maraming nagre-request na magre-review tayo ng big body. So, dumating na yung time, guys. Dumating yung time na napagbigyan tayo ni Sir Jun ng big body. Ito, guys, na medyo iba kasi ngayon lang kayo makakakita ng Euro theme na car. So, pinagkaiba na ito, guys, no, is syempre, itsura sa labas. May mga features din na iba. So, titignan natin, guys. So, papakita ko sa inyo ano yung mga... Ito. Nip slip muna, guys. So, ayan, yan. Nakita nyo, diba? So, iba to sa local na big body, diba? So, mapapansin nyo, big body yung mga ginagamit na taxi dati. Pero ito, iba. Iba. Itsura na ito, guys. So, iba. Hindi yan yung mga dating ginagamit, diba? So, game. Simulan natin, guys, no? Kita nyo, ayan, medyo iba yung itsura niya dahil pababa yung grill, di ba? So, kung mapapansin nyo rin, guys, no, meron niyang tinatawag na headlight washer. Ayan, headlight washer. Tapos, syempre, kailangan may flag kayo niyan kasi euro-euro tayo ngayon, di ba? So, syempre, sa euro, guys, no, pinagkaiba nito is mahaba yung plate number. Hindi siya katulad ng local na 3-letter. Na 3 numbers lang, di ba? Papansin nyo rin, medyo iba yung kulay, di ba? Hindi yan puti. Para siyang cream, guys. Parang cream na medyo dirty white. Pero solido yung kulay, guys. So, solido. Tapos, kung mapapansin nyo rin na, guys, na sobrang napakaganda ng... So, yung mugs, very rare. Contra, kung tawagin, 17, guys, yung size niya. Napakalaki compared sa mga local natin na kotse, di ba? Siyempre, kapag mati kayo, kapag nagko-kotse kayo, dapat palit agad ng mugs, di ba? So, sa likod, guys, titignan natin ano meron. Kung mapapansin nyo, 1.6 XLI. Ang local na nakalagay dyan is GLI, hindi XLI. So, mapapansin nyo, XLI yung nakalagay dyan. Tapos 1.6 Toyota Corolla. So, sobrang kinis ng kotse neto ni boss, no? Parang halos lahat ng logo neto is makinis, guys. So, papakita ko sa inyo, close up. Mapapansin nyo is... Napakalinis ng mga emblem ni sir. Yung ilaw nito is nandito sa left side lang. Ang reason ng ganyan sa mga euro is para malaman ng nasa likod fog light, para malaman nyo kung nasa yung driver side, which side is yung driver. So yan yung nasa left. Okay, so hindi rin ganito yung tail light ng local. Iba rin yung garnish. Yung iba mahaba. Yung muffler natin is Jasmine, no? Kung mapapansin nyo, napakalinis din. Okay, so ito yung itsura nyo, guys, no, sa labas. Napakalinis, no? Sinasabi sa inyo, iba yung kulay niya, hindi siya white, no? Para siyang cream. Hindi siya masyado kita sa camera, guys, pero hindi off, parang off-white yung kulay ng body color, di ba? So, kung mapapansin nyo, guys, no, napakalinis. Usually, yung mga ganito kasing mga big bodies,
parang ginamit sila sa ano, ginamit sila sa mga taxi dati. Pero itong kay sir, sobrang preserved pa. Ang sabi niya daw is hindi niya daw ito ginagamit madalas sa mga family ride. Ginagamit lang daw nito sir pag Sunday. Weekend car pala kung tawagin. So kung sariwa sa labas guys, no, syempre check natin sa loob. So ito yung itsura niya sa loob guys. No. Usually mga magganito is mapapansin yung mga sirana. Pero itong kay sir, buong-buo pa rin. Tapos mga upuan. Ayan. Tapos kung mapapansin nyo guys dito, napakalinis. Karamihan kasi ng mga kotse, pag yung mga loob na ganyan, hindi na nililinis. Yung gauge natin is pang euro rin. Yung pinagkaiba ng euro sa ganyan is tatlo. Diba? Ang normal is fuel lang tsaka temperature, pero itong kay sir may voltmeter na ang battery. So yung gitna guys is may vent shutter. So yung mga normal na big body walang ganyan. Manual transmission syempre 5 speed, diba? Tapos may tweeter din si sir kung makikita nyo. So itong ceiling guys na is gamuza. Gamuza ceiling. Tapos ito guys na hindi nyo masyado makikita, pero may switch dyan para sa rear fog light tsaka headlight washer. Itong steering wheel, Momo, rare to, rare yan. 4-spoke na Momo. Hindi yan Lazada Racing guys, original na Momo yan. Yung mga upuan, napakalinis pa. Usually, wala na yung mga ganitong mga knob. Yung mga ganito, bakal na lang yung natitira. Pero syempre guys sir, napakalinis pa rin. So sa likod, so ito guys na yung sidings. Usually na problema ng mga lumang kotse is mga kalawang. Pero syempre itong kay sir, doon. Pag big body guys, doon nakalagay yung labasan ng tubig. Pero syempre, sariwang sariwa itong kay boss. So yun guys, no, yung mga metal parts ni sir, syempre pinaganan niya rin. Yun lang naman guys, so, napakaluwag pa rin syempre sa loob. Itong mga upuan guys, sariwang sariwa pa rin. Hindi pa siya loose. Tapos itong umbrella natin, syempre shoutout kay Stanley, Stanley Singson. Kilalang kilala sa mga Toyota. Okay, kita nyo yung euro guys, no? So pakinggan nyo yung sara guys, pakinggan nyo. Yan, yan ang mga sarang malulupit. Okay guys, so tignan natin yung makina guys, no? Okay, so sa makina guys, no, mapapansin nyo EFI. Pero itong kay sir, 4AFE. So parehas lang yan ng small body, pero yan carburetor. Ito fuel injected na. So medyo malaki yung makina na ito. Tapos, kung mapapansin nyo guys, no, ito yung sinasabi ko sa inyong mga metal parts ni sir. Lahat ng makikita nyong metal parts is chromized, tahata ang tawag dito. Yan, para siyang rainbow guys, no. Yan. Mapapansin nyo. Lahat yan. So, napakalinis guys. No? Usually, yung mga makina, hindi na pinapakilaman. Pero, syempre, kapag car enthusiast ka, dapat malinis tong engine bay natin. Ayun nga guys. No? So, mga local, walang mga ganito. Walang mga headlight washer guys. No? Headlight washer. Okay guys. So, ito yung big body ni sir. Fuel consumption is, sabi ni sir, mga 12 to 14. Palagi daw puno kasi, palagi naka full tank, so hindi sure masyado ni sir. So, pinag-iba na ito guys, no, kaya daw nag-Euro theme si sir, eh, syempre, para unique, di ba? Para unique, hindi palagi JDM, hindi local. So, honestly guys, ako bihira ako makakita ng Euro, kaya kinontak natin to agad si sir. So, para makita natin anong itsura ng big body niya, di ba? So, ito yung big body niya, guys, no? Kakaiba ng itsura, guys, no? Kakaiba. Pero, sa labas lang naman siya. Sa labas yung euro, tapos may mga small bits and pieces din sa loob, di ba? Na euro. Tapos, syempre, pinaka-nagsistandout dito, guys, is yung color tsaka yung mugs ni sir. Kasi, syempre, itong mugs natin is medyo rare, di ba? So, kung mapapansin nyo to guys, no, EIAGPH, ibig sabihin Euro-Inspired Auto Group Philippines, diba? So, yung tropa natin si Paolo Singson, diba? Mayroon din siyang sticker niyan. Tapos, open yan guys lahat, no, kapag Euro ang kotse nyo. Pag nakakita kayo ng ganyan, color niya ng Germany, black, red, tsaka yellow, diba? Kung mapapansin nyo yan yun. So, yun lang naman guys, no, pinagkaiba na ito sa local na Corolla. Pinaka notable is syempre tail light, garnish, tsaka XLI. Tapos yung front bumper, 'di ba? So para pakita ko sa inyo guys, no, kung gaano kalinis tong big body ni sir, no. Check natin yung ilalim. Check natin guys, no.
Kasi napansin ko na medyo walang dumi, guys, no. Walang dumi. So titingnan natin kung gaano kalinis. So yun, guys, no. Kailangan natin pumasok dito. Yan. So napakalinis, guys, no. Napakalinis. So check natin sa likod. And guys, no. Grabe naman 'to. Ayan, guys, no. Halos walang kaputik-putik. So kinoverin niyo ba 'to, sir? Parang naka-cover to palagi, ah. So yan, guys, no. Nakita niyo kung gaano kalinis 'yung ilalim. Ang concept ni sir, kung malinis ang labas dapat. Na nakita niyo, guys, no, halos walang kaputik-putik. So sign talaga yun na ginagamit nito, sir, kapag weekends lang, weekends. Tingnan natin, guys. Papakita ko sa inyo 'yung loob. Ayan, 'yun ang napakalinis. Tapos syempre yung dashboard ni sir, wala pang halos putok. Sariwang sariwa pa rin yung dashboard ni sir. Wala pang halos putok. Kasi, guys, no, model nito is 1994 BIGBODY Corolla, di ba? Ang history nito, guys, is ang naunang Corolla is yan. Actually, marami pang Corolla. Marami pang naunang Corolla, pero yung mga naging sikat dito sa Pilipinas is yung small body, tapos sumunod is BIGBODY. Tapos sumunod pa yung Love Life, pero maghahanap pa tayo ng Love Life na i-review natin, di ba? So, and guys, nakita nyo yung BIGBODY ni sir? Yeah? Nakita nyo yung BIGBODY, no? Para sa mga nag-regret na humihingi na review ng mga kotse, no? Ito na yung BIGBODY ni sir, no? Nakita nyo, napakalinis, di ba? Okay, so salamat, sir, sa pagpapakita sa amin ng Corolla mo. And thank you. Peace out, guys.